Hey folks, so yan, wala masyado edit-edit. So may bagong na feature sa batas natin na issue. Ito ay yung comment niya sa Moto Lucy. But actually, rather than batas natin, you know, later I will, you know, give you more of a background ng mga may-ari ng Moto Lucy. Anyway, si batas natin, nakakaloka to. Natatandaan niyo yung mga statement niya na dati na ba't daw si Rapi Tulpo, parang yung nagre-reklamo daw yung pinapagalitan, which is paiba-iba, diba? Kasi this time, kasi batas natin, parang dinidiin pa yung nagre-reklamo. As in yun yung kinikritik, ano pa nangyari? Basically, may dalawang tao. May dalawang workers ng Lalamove. So, isang lalaki, isang babae. Hindi ko sure kung yung babae, misis niya, kung lalaki lang yung driver. But anyways, they ordered they were supposed to deliver the order na Moto Lucy helmet. So, may taong nag-book. So, yung taong nag-book, ang instructions sa kanila pagka-pick up sa Moto Lucy, i-deliver doon sa isang lalaki na Lalamove rider din. But the thing is, yun, dahil nga on-call daw doon sa nag-order, hindi nila na-picturean. Hindi nila nakuha din yung plate number. But, yun. So, wala masyado info. So, naturally, diba, diba, to be fair sa Moto Lucy, naturally, syempre, ang instinct mo is manisi. But before ka manisi, ang gagawin mo is to contact the person. But no, ano ang ginawa ng Moto Lucy Las Piñas page? By the way, hanggang ngayon, naka-up pa sa page sila. Yung Moto Lucy Las Piñas page, pinos yung mukha ng dalawa. Tapos may pabuya pa. So, ang dating nun, parang ano to, criminal? Ganun yung dating eh. As in, di ba, yung itsura pa nila talaga yung shot sa CCTV. And worse, yung lalaki, di ba, I think Benji Gonzalez by name. Anyways, pinost yung ID with the full address. Nakakaloka, di ba? Magpo-post ka ng ganun. Ano, ayun, ito sinasabi ko sa inyo, ito yung mga, kasi yung Moto Lucy na galit. Kasi nga na-feature sa Rapi Tulpo, di ba? Nagreklamo. Well, actually, yung dalawa, wala naman silang hinihingin danyo sa inyo or something eh. Gusto lang nilang malinis yung pangalan nila. Actually, kung naalala nyo doon, this is identical to what happened to the, you know, movie rider na napagbintangan. Di ba? Kaya nga lang, ito actually, police station palang resolve na. So, si batas na ni, nakakaloka. Wala siya masyadong commentary bukod sa sinisisi, in a way, low-key sinisisi niya, yung, ano, parang, hinihin pa nga niya nakasabot yung mga nagre-reklamo eh, kasi nga, hindi daw nakuha yung, hindi nakuha yung pangalan, ganyan. But, you know, sabihin ko sa inyo ah, yung mga riders na yan, minsan nga, 16 hours pa nag-work yan, try doing that, ganyan ka, ang init ng panahon, di ba? Tapos, mukhang kumisis nga niya yung kasama niya or kung kinakasama. I mean, whatever yung relationship niya doon sa babae, di ba? Paano kung may anak sila or something? O yun pa, di ba? Pamilya. So, mahirap pa yung kumakain pa yun on time. So, imagine mo yung hirap ng ganun na. Siyempre, hindi mo naman all the time maiisip yung ganun. Tsaka, di ba? Mayroon namang record sa app nung name and number. Kung sino yung nagbook. So, yun nga yung pinagbasihan. And to be fair, naging useful siya. So, anyways, ano nangyari? Nakakaloka. Pagpunta nila dun sa police station, sa Las Piñas, nakaabang na. Nakaabang na yung may-ari. Diba? Yung may-ari. Hindi na natin papangalanan, but yung may-ari, nakaabang na. And yung tatay daw and yung babaeng isa, hindi ko alam kung stapo, jowa, pinsan o ano yun. Binibidyo sila. Gusto silang padating. Imagine mo yun.
ito nakakatawa. Yung Moto Lucy, ang statement niya, na which is ginagatungan pa ni batas natin, is gusto niya magdemanda kina Crappy Tulpo. Kasi nag-claim nila, binagsakan daw sila ng telepono. Yun yung claim nila. May ebidensya ba? Pero sabihin natin, the most you can do is file a case for unjust vexation. Diba? But because pinost nyo yan na may sinabi pa kayong Bobo or something, yung program, cyber libel yan, balik sa inyo. Bukod pa dun sa ikakasa ng mga tao. And ito nakakaloka. Yung account nung yung pinakamayari, I don't know kung siya yung may-ari, but yun yung nakalagay sa name niya, naka-parenthesis sa name niya eh. So, I assume siya yung may-ari. Kahit mukhang kaka-graduate niya lang ng college, sa picture niya. So, hindi ko alam paano nangyari yan, di ba? Parang nauna ka maging may-ari ng kumpanya. So, akala ako nga anak mayaman yan. But, research ko, yung may-ari walang statement, yung tatay meron. Yun, hindi ko nababanggitin yung pangalan, but... actually, may screenshots ako, pero hindi ko napapakita dito. So, mag-react tayo. Ang isang statement niya, yung lalamove daw, wag daw mag-book, sindikato. So, libel, pwede kayong libel na lalamove. Diba? Actually, papadalo ko nga sa lalamove marketing manager yan eh, para makita nyo yung hinahanap nyo. Hindi kasi very unfair eh. Hindi siya dahil para manira or taking side. Socio-civic duty ko sa citizen. Kasi itong ano na to, diba Moto Lucy, sinasabi hindi nga naka-air ng side nila. Kasi binagsakan daw ang staff. Tapos sinasabi na, parang may sinasabi pa sila na porke ganito kami, blah blah blah. So parang ginagaslight ba? Yung situation na porke ganito kami, blah blah blah. Parang... hindi nyo kami kakausapin, ganyan. Yun yung sabi niya sa Rappi Tulpo in Action, ayun daw yung ginawa sa kanila. Hindi daw sila pinag-statement, which is unfair. Which is never naman nangyari yun, di ba? Never nangyari yun sa Rappi Tulpo in Action, pwedeng nakat lang yung line or something. Di ba? At saka, how would trust people na itong misunderstanding na to, na na-clarify sa station na ang dating, parang case ng double booking, in case you don't know what double booking is, ito yung kunyari, ako ay may in order. But the thing is, in order ko to para ibenta. So, anong nangyayari? Parang magbabayad lang ako. Parang pag nakabayad na sa akin yung tao, gets you? So, parang yung delib, anong tawag doon? Yung pinadeliver ko, i-deliver pa sa iba. Parang ganun. Nag-gets nyo? So, it's not sindikato. It's actually medyo gray area na sales practices. Diba? But the thing is, kung solid yung reklamo nyo, pinapadetain nyo pa sa polis, papahamak nyo pa yung polis, ma-administrative complaint pa yan kung ginawa ng polis yung sinasabi nyo. Di sana, naka-file na kayo ng kaso. Wala nga, yung police mismo nagsabi, ano din, ba't yung police hindi nyo tinakot na idedemanda nyo? Kasi nagsabi siya eh. Diba? May sinabi siya, in a way, works against you, sa Moto Lucy, yun sa, diba, dun sa, complainants. Wala namang kinomplain. And the worst thing, guys, ha, yung pangalan, ay yung picture, yung post nila lahat na pinapahiya yung dalawa na nag-deliver lang naman. Just in the wrong situation, diba? Wrong place, wrong time lang talaga. Diba? Andun. Diba? Andun pa. So, ano yan? Diba? Eh, na-resolve na nga sa police station yung reklamo nila. Gusto lang talaga nila linisan yung pangalan nito. So, punta tayo dun sa tatay nung may-ari. Yung isa pang yung post niya, nagkahamon siya na parang kaya nyo ba samahan hanggang korte yung lalamove rider. So, ayan. Wow! Ang nakakatawa, you just call them lalamove riders. They have names, sir. They have names like yours. Bakit? Porque nag-abroad ka dyan sa Dubai?
na pag-aral mo yung anak mo sa Southville, akala mo kung sino ka na? This is my social civic duty as a citizen. You see what I'm getting at here? Yung binibintang nila na parang in a way, nilulook down sila ng RTIA na staff or whatever, kaya pinagsakan sila ng telepono, is yun yung ginawa nyo dun sa dalawa. Imagine nyo ah, itong in fairness dito sa police station sa Las Piñas na to, very good sa inyo. Kasi pinfollow nyo yung due process. Pero hindi ko naman inaano ah, pero paano kung police station na hindi sumusunod sa due process? Paano kung... Yun nga, dinitain sila agad kasi ako may kilala akong ganyan, may kilala akong ganyan sa Makati. Diba may hinandil akong ganyan before na pagbintangan siya ng rape. Diba? Nung pandemic pa yun, so ilang ano siya na detain, halos ilang buwan, hindi ko alam kalahating taong, grabe talaga yun. Buti na pa walang sala. So yan, paano yan, diba? Mag-aantay pa ng trial, ma... diba yung, yung kabuhayan nila, yung pamilya nila, yung mental health nila. Diba? Kasi hindi mo naman mapagpamipili. Paano kung nun saan napunta ka sa preso, kung saan yung mga, may ano talaga, diba? May mga, heinous crimes, diba? Presinto na, diba? Nagigets nyo? Ang daming pwede mangyari dahil sa ginawa nyo. Sa totoo lang. Nabuti na lang, in fairness, diba? In a way, kakampi nila yung langit kasi dinala sila sa police station na hindi basta sumunod sa inyo. Diba? Ano yan? Porque, yun nga yung kasi ako nung una talaga, alam nyo naman, sa mga nakakilala sa akin, bina-background check ko muna. As much as I can, para tinitingnan ko saan kung nanggagaling ng taong to. So, ganun din ako sa mga taong salbaya sa akin, parang iniisip ko, ay, saan ba nanggagaling to? Diba? So, itong taong to, diba? Ito, akala ko, kasi noong una, nakita ko yung may-ari, exclusive school na mahal. So, iniisip ko, shit, baka ano to, eredero, ganyan. So, nashock ako, nung nakita ko nga, natrace ko yung tatay. Alam mo na siya eh, kasi based sa post niya, yung edad din niya, siguro nasa ano na to, baka 70, 60s, ano? Hindi ko na po post dito yung faces. Nagulat ako. Ano siya? Ito publicly available info to ah. Kasi 'di ba iba kasi baka sabihin doxing. To hindi po. Publicly available siya and may screenshots ako proving na naka-public siya. Hindi ko nga lang i-attach dito, 'di ba? Kasi mukhang stressful kayo kausap mamaya mukhang hunay nandiyan, pero pwede rin naman bambarami ng subscribers, joke lang. So OFW siya sa Dubai. Na pinag-aral yung anak niya sa Southville. So, oh my God. Diba? Pero this person is someone who, diba, hard work na, hindi ko naman sinabi yung hindi hard work ang bilyonaryo or whatever, pero akala ko generational. Diba? Totoo nga yung sabi nila na pag generational wealth talaga, yung talaga old rich siya. Although, syempre, may pag-weird sila. Pero, sila pa yung medyo, alam mo yun, may... Noblesse oblige. Basta search na kung ano yun. Diba? Maintindihin ito. Alam niya eh, na, alam mo yun, nag-workers din, katulad mo yung mga tao dati. Kaya nga lang, ikaw, sinerte, nakaangat. Of course, may hard work, pero, hindi naman lahat ng hard work, nare-rewardan eh. Diba? Ikaw, nagkataon na serte, kaya nare-rewardan din. Diba? Pag-southbill yung anak mo, may negosyo na, at, diba, even before he graduated, so, alam mo yun? So, tapos, ang dating, parang, sorry ah, but inaalipusta mo yung mga tao porque mas mababa sa'yo. Wala akong maisip talaga ibang word. I don't mean to demean you, I don't mean to be libelous, but this is my social civic duty as a citizen and as a person na biktima din ng bullying and someone who experiences constantly being looked down upon. So, alam ko yung feeling na ganyan. So, grabe ka, sir. Diba, mga sir at ma'am, diba? Grabe kayo. Na-resolve na eh. Na-resolve na dapat. Diba, hindi pa nga lang nababalik yung helmet, pero nasa police na, na-resolve na, which is misunderstanding. Na, I think, itong mga tao, hindi naman ito pupunta kay Rapi Tulpo eh. Diba? Kasi, alam mo yun,
kung hindi, ano eh, kung hindi sila, anong tawag dito, yung ganyan, na hindi nyo pa tinakedown, na pag-uusapan na sa polis, binidyo nyo pa sila. Ah, ito pa pala yung sinabi ni Libay na nakakatawa. Kasi di ba lagi nagko-comment siya sa Tulpo, lalo na pag may bata, pag pamilya issue. Dapat daw yung bata, binadamay, binibidyo, putsa. Ito ah, yung sa biktima, tinatawanan niya yung nagre-reklamo na yung pagdating sa police station, di ba? Kaya pinigilan nila agad mag-video. And kudos pala, tulala mo ba yung operator niyo? Grabe, pinoprotekta yung empleyado. In a good way, diba? I mean, na yung may ganun siyang sensitivity na bawal videohan kasi may bata. Yun. So, yun lang, ahaba na nito. Nakaloka. 15 minutes. Oh my God. So, diba? So, yan. Kung makikita nyo sa TikTok, dahil nga hanggang 10 minuto lang doon, medyo, siguro, abridged version yung makikita nyo sa TikTok. So, yun nga, mukhang, actually gusto kong kasuhan ng Motolosi si Rapi Tulpo eh, para mapaya sila. Sa totoo lang, talaga ba? Papayaan niya yung taong tumutulong lang para maklear yung pangalan ng mga taong pinayaan nyo sa social media. Tapos yung buhay pa makipag-uusap yung page po. Parang makikipagsuntuhan or what eh. So, yun lang.